Magandang umaga mga bata! Kamusta na kayo? Handa na ba kayong matuto? Kung gayon ay samahan ninyo akong talakayin ang ating aralin sa araw na ito. Bago tayo magsimula ay nais ko munang magbigay ng ilang mga paalala habang tayo ay nasa FB Live. O mga bata, kung kayo ay nakapasok na sa ating Facebook Live, kung maaari ay i-comment ang salitang present, isulat ang inyong pangalan, isama na rin ang pangalan ng inyong paaralan at ng inyong guro. Tiyaking nakapwesto ka sa lugar na tahimik. Maaaring gumamit ng headset upang malinaw mong mapakinggan ang ating talakayan. Kung ma-disconnect sa internet, pumasok ulit hanggat kaya. Kung hindi naman ay huwag mag-alala dahil maaari ninyong balikan ang recorded video sa ating Facebook group o Valenzuela Live Classrooms. O mga bata, inaasahan ko na ang lahat ay makakasunod sa mga paalalang ibinigay para sa mas maayos na daloy ng ating talakayan. Ang ating paksa sa araw na ito ay pagtalakay sa mga pagkilos at pagtugon ng mga Pilipinong nagbigay daan sa pagwawakas ng batas militar. Pagkatapos ng ating talakayan, kayo mga bata ay inaasahan na natatalakay ang mga pagtutol sa batas militar na nagbigay daan sa pagbuo ng samahan laban sa diktadorang Marcos. Naiisa-isa ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagbuo ng people power. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay atin munang balikan ang inyong nakaraang aralin. Mayroon akong inihandang pagsasanay tungkol dito. Narito ang panuto, tukuyin kung fact or bluff ang mga pangyayari sa bansa na nagbigay wakas sa batas militar. Isulat sa comment box kung fact or bluff ang inyong sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Tara! Para sa unang bilang? Pang-aabuso ng pamahalaan. Fact or bluff? Ang tamang sagot? Fact. Mahusay mga bata. Para naman sa ikalawang bilang? Pagtiwalag ng mga sundalo sa pamahalaan. Fact or bluff? Ang tamang sagot? Fact. Mahusay mga bata. Para sa ikatlong bilang? Pagkawala ng karapatang bumoto. Fact or bluff? Ang tamang sagot? Bluff. Magaling. Para sa ikaapat na bilang? Pagbagsak ng ekonomiya. Fact or bluff? Ang tamang sagot? Fact. Mahusay mga bata. Para sa ikalimang bilang? Pandaraya sa snap election. Fact or bluff? Ang tamang sagot? Fact. Mahusay mga bata. At nasagutan ninyo ang mga katanungan. Patunay lamang yan na kayo ay natuto sa inyong nakaraang aralin. Mayroon akong ipapakitang larawan sa inyo. Magbibigay ako ng clue at jumbled letters upang mahulaan ninyo kung sinong personalidad o anong simbolo ang ipinapakita ng larawan. Unang larawan? Ginamit na simbolo sa EDSA Revolution 1. Narito ang jumbled letters.
Maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Ang tamang sagot, laban sign. Ikalawang larawan. Tingnan ang larawan. Narito ang clue. Isa siyang alagad ng simbahan na nakilahok sa 1986 EDSA People Power Revolution. Narito ang letra ng kanyang mga kanyang pangalan. Maaari niyong buuin ang kanyang pangalan para mahulaan kung sino ang personalidad na ito. Ayan, nakikita ko may nagsulat ng tamang sagot. Tama, siya ay si Jaime Cardinal Sin. Para sa ikatlong larawan, dito naganap ang pag-aaklas ng mga Pilipino o People Power Revolution 1. Narito ang mga letrang inyong bubuuin. Ayan, nakikita ko merong nang nakasulat ng tamang sagot. Mahusay, yan ay EDSA Shrine. Para sa sumunod na larawan, tingnan mabuti. Siya ay ikalabing isang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tinaguri ang ina ng demokrasya. Sino siya? Tama, siya ay si Corazon Aquino. Ang mga larawang inyong nakita ay ilan lamang sa mga personalidad o simbolo na may kaugnayan sa ating aralin sa araw na ito. Bagamat isang malayang bansa na ang Pilipinas, isang panibagong banta sa tinatamasang kalayaan ang hinarap ng mga Pilipino. Ito ay dulot ng deklarasyon ng batas militar na naganap sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Ang mga karanasan ng mga Pilipino mula sa panahon ng batas militar at ang ilang mga pangyayari ang nagbigay daan sa isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng demokrasya, demokrasya ng Pilipinas, ang 1986 EDSA People Power Revolution. Maraming dahilan at epekto ng pagdideklara ni Pangulong Marcos ng batas militar sa ating bansa. Ilan sa mga hindi mabuting epekto nito ay ang pagpigil sa kalayaan, sa pagpapahayag at pagkawala ng kapangyarihan sa kamay ng taong bayan. Sa kabila ng mga panganib, patuloy na ipinaglaban ng mga Pilipino ang kanilang mga karapatan bilang isang demokratikong bansa. Ano-ano nga ba ang mga pangyayaring nagbigay daan sa People Power Revolution? Ating alamin. Una ay deklarasyon ng batas militar. Sa bisa ng proklamasyon bilang 1081 ay isinailalim ni Pangulong Marcos ang Pilipinas sa batas militar noong Setyembre 21, 1772. Nagkaroon ng malawakang paglabag sa karapatang pantao, pagpapahirap o torture sa mga bilanggo, paghuli at pagkulong sa mga kalaban ni Marcos sa politika, pagbabawal sa pagsasagawa ng rally at paglilimita sa kalayaan ng mga mamamayan sa pagpapahayag. Ikalawa ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Nagpatupad ng iba't ibang patakarang pang ekonomiya si Pangulong Marcos sa mga unang taon ng batas militar. Umiral ang tinatawag na cronyism. Dahil dito, nakontrol ng iilan ang ekonomiya ng bansa. Nagsimulang lumaki ang pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Unti-unti ay bumagsak ang matatag na ekonomiya ng bansa. Nakadagdag pa sa suliraning pang-ekonomiya ng Pilipinas ang pag-utang ng pamahalaang Marcos sa World Bank na umabot sa mahigit 17.2 bilyong dolyar noong 1980. Ikatlo ay ang kawalang tiwala sa sandatahang lakas.
itinatag ng mga junior military officers ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines or AFP ang Reform the Armed Forces Movement o RAM. Layunin nito na ayusin ang sistema ng pamamahala at pagkakaloob ng mga posisyon sa hanay ng mga militar. Layunin din nito na matigil ang korupsyon, mga iligal at kriminal na gawain na kinasasangkutan ng mga opisyalis ng Sandatahang Lakas. Ang ika-apat ay ang asasinasyon kay Senator Ninoy Aquino. Ang asasinasyon kay Senator Ninoy Aquino ay lalo pang nagpailalim sa nararamdamang galit ng taong bayan sa pamahalaan dahil pinaghinalaan nila na ang rehimeng Marcos ang nasa likod ng nasabing krimen. Ang ikalima ay ang 1986 snap elections. Napilitan si Pangulong Marcos na magpatawag ng snap election noong Pebrero 7, 1986 upang patunayan na siya pa din ang nais ng taong bayan na mamuno. Pinili ng mga nagkakaisang Pilipino si Corazon Aquino upang tumakbo bilang Pangulo laban kay Ferdinand Marcos. Nagkaroon ng malawakang dayaan sa eleksyon. Patunay dito ang pag-alis o pag-walk out ng mga computer technicians dahil pinipilit sila na baguhin ang bilang ng boto para pabor kay Marcos. Matapos ang pagbibilang, dalawa ang naging Pangulo ng Pilipinas. Idiniklara ng batasang pambansa na si Marcos ang nanalo. Samantala, ayon naman sa National Movement for Free Elections or NAMFREL, si Cory ang nagwagi. Ang mga nabanggit na pangyayari ay lalong nagpatingkad sa paghahangad ng mga Pilipino sa pagbabago. Batid nila na makakamit lamang ito kung magbabago ang mga mamumuno sa pamahalaan. Nagkaroon ng iisang damdamin ang mga Pilipino na mapaalis sa kapangyarihan si Marcos at ang kanyang mga kaalyado. Tila naghihintay lamang ang bawat isa ng pagkakataon upang maisagawa ito. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Noong 22 ng Pebrero 1986, nagsagawa ng press conference na Defense Minister Juan Ponce Enrile at Lieutenant General Fidel Ramos. Ito'y upang ipahayag ang kanilang pagtalikod sa rehimeng Marcos at ang panawagan na pakinggan ang hinaing ng mga mamamayan na bumaba si Marcos sa pwesto. Nanawagan si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin sa taong bayan na magtungo sa Camp Aguinaldo at Camp Crame upang suportahan at protektahan si Ramos at Enrile at maiwasan ang pagdanak ng dugo kung sakaling arestuhin ng mga tauhan ni Marcos ang dalawa. Isinagawa niya ang panawagan sa pamamagitan ng Radyo Veritas. Ito ang naging hudyat ng makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. Ang himagsikan ng lakas ng bayan na tinatawag ding revolution sa EDSA ng 1986 ay isang mapayapang demonstrasyon na nagtagal ng 4 sa Pilipinas. Mula ika-22 ng Pebrero hanggang ika-25 ng Pebrero ng taong iyon. Noong 23 ng Pebrero 1986, ipinalabas sa telebisyon ang pahayag ni Marcos na may nagaganap ng negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng kampo ni Enrile at Ramos. Sinira ng mga tauhan ni Marcos ang transmisyon ng Radyo Veritas at inangkin ang istasyon. Nagplano sina General Ver at Ramos na lusubin ang Camp Crame. Lalo pang dumami ang mga tao na nagtungo sa EDSA upang ipahayag ang kanilang pagnanais na mapaalis si Marcos.
ika-24 ng Pebrero 1986. Inanunsyo sa radyo na umalis na ng bansa si Pangulong Marcos. Subalit, ito ay isang panlilinlang lamang sa taong bayan. Sinugod at inangkin ng taong bayan ang Channel 4, ang istasyon na pagmamay-ari ng gobyerno. Idiniklara ni Marcos ang curfew mula ika-6 ng gabi hanggang ika-6 ng umaga. Walang sumunod sa kanyang kautusan. Nanindigan ang mga mamamayan sa EDSA sa kabila ng balita na paparating ang mga tangke at armadong helikopter upang sila ay puwersahing paalisin. Ika-25 ng Pebrero 1986, nanumpa si Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas sa pamumuno ni Supreme Court Associate Justice Claudio Tehangki. Isinagawa ito sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa Club Filipino. Nanumpa rin bilang Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos sa harap ng kanyang mga loyalista sa Malacanang. Ngunit maraming demonstrador ang galit kay Marcos. Kung kaya't nilisan ni Pangulong Marcos ang Malacanang, kasama ang kanyang pamilya at ilang tauhan. Nagtungo sila sa Clark Air Base sa Pampanga at mula doon ay nagtungo sa Hawaii sa United States. Nagdiwang ang mga Pilipino nang mabalitaan nila ang paglisan ni Marcos. Nagtapos ang mahigit sa 20 taong pamumuno ni Marcos sa pamamagitan ng mapayapang Pagkilos at puwersa ng nagkakaisang taong bayan at muli ay nanumbalik ang demokrasya. O mga bata, malinaw ba sa inyong ating talakayan? Mahusay kung ganon. Narito ang mga dapat tandaan sa ating aralin. Ano-ano nga ba ang mga pangyayaring nagbigay daan sa People Power Revolution? Una, deklarasyon ng batas militar. Ikalawa, pagbagsak ng ekonomiya. Ikatlo ay kawalang tiwala sa sandatahang lakas. Ikaapat, asasinasyon kay Senator Ninoy Aquino. At ikalima ay ang 1986 snap election. Ang himagsika ng lakas ng bayan na tinatawag ding revolusyon sa EDSA ng 1986 ay isang mapayapang demonstrasyon na nagtagal ng 4 na araw sa Pilipinas mula ika-22 ng Pebrero hanggang ika-25 ng Pebrero ng taong iyon. Nag-ugat ang nasabing revolusyon sa serye ng mga kilos protesta ng mga tao laban sa diktatoryang pamumuno ni Ferdinand Marcos, lalo na noong napas ng si Ninoy Aquino noong 1983. Maraming mga tao ang nakilahok dito, mga sibilyan, militar at mga alagad ng simbahan tulad ni Jaime Cardinal Sin. Nagdulot ito ng pagbagsak ng pamahalaang diktatorial ni Pangulong Ferdinand Marcos at ang paghalili ni Corazon Aquino sa posisyong nilisan ni Marcos. Naganap ang mga demonstrasyon sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, isang mahalagang daan sa Kalakhang, Maynila. Nagdiwang ang mga Pilipino nang mabalitaan nila ang paglisan ni Marcos. Nagtapos na ang mahigit sa 20 taong pamumuno ni Marcos sa ating bansa. At bilang pagpapahalaga sa isa sa makasaysayang pangyayari sa ating bansa, ay nais kong inyong pakinggang mabuti ang kantang handog ng Pilipino sa mundo. Suriin ang nilalaman nito at pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan.
O mga bata, nagustuhan ba ninyo ang kantang inyong napakinggan? Ang kantang iyan ay isa sa naging sikat na awitin noong 1986 EDSA People Power Revolution. Narito ang aking tanong. Subukang sagutin. Anong pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ang tinutukoy sa awitin? Kung alam ninyo ang kasagutan, maaari ninyong isulat sa ating comment section. Sige nga. Ayan, nakikita ko may nakasulat ng tamang sagot. Tama, ang 1986 EDSA People Power Revolution. Para sa ikalawang katanungan, paano ipinaglaban ng mga Pilipino ang kanilang karapatan at kalayaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos? Alam niyo ba ang sagot? Sige nga, isulat nga sa comment section. Tama, sa pamamagitan ng mapayapang demonstrasyon. Narito ang ikatlong tanong. Bilang Pilipino, paano mo mapahalagaan ang demokrasya o kalayaang nakamit natin mula sa rehimeng Marcos? Kung alam ang sagot, isulat nga sa comment section. Ayan, dapat makiisa at sumunod sa mga batas na ipinatutupad ng pamahalaan para sa ikabubuti ng lahat. Mahusay, magaling mga bata. Ngayon ay nais kong kayo ay makibahagi sa pagsagot sa ilang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa comment section. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Tara. Unang bilang. Ang deklarasyon ng batas militar ay tinatawag ding A. Proklamasyon 8110. B. Proklamasyon 8210. C. Proklamasyon 1082. O letter D. Proklamasyon 1081. Maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa comment section. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ito. Ang tamang sagot? Proklamasyon bilang 1081. Very good mga bata at nasagutan ninyo ang ating unang tanong. Para sa ating ikalawang katanungan, ito ay isang mapayapang demonstrasyon na nagtagal ng 4 na araw sa Pilipinas mula 22 ng Pebrero hanggang 25 ng Pebrero ng taong iyon. Letter A, 1989 EDSA People Power Revolution. Letter B, 1988 EDSA People Power Revolution. Letter C, 1986 EDSA People Power Revolution. Or letter D, 1987 EDSA People Power Revolution. Maaari na ninyong isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Ang tamang sagot? Letter C, 1986 EDSA People Power Revolution. Para sa ikatlong katanungan, kailan ang huling araw ng makasaysayang EDSA People Power Revolution? Letter A, 25 ng Pebrero, 1986. Letter B, 26 ng Pebrero, 1986. Letter C, 23 ng Pebrero, 1896. Or letter D, 27 ng Pebrero, 1896. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang isulat ang inyong sagot. Ang tamang sagot? Letter A, 25 ng Pebrero, 1986. Anim. Para sa ika-4 na katanungan, siya ang pinili ng mga nagkakaisang Pilipino
upang tumakbo bilang pangulo laban kay Pangulong Marcos sa 1986 snap election. A. Gloria Macapagal Arroyo. B. Corazon C. Aquino. Letter C. Juan Ponce Enrile. Or letter D. Fidel B. Ramos. Ang tamang sagot? Letter B. Corazon C. Aquino. Para isa ikalimang katanungan, sino-sino ang nagsagawa ng press conference noong 22 ng Pebrero 1986 upang ipahayag ang kanilang pagtalikod sa rehimeng Marcos? A. Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos. B. Juan Ponce Enrile at Corazon C. Aquino. Letter C. Fidel Ramos at Corazon C. Aquino. Or letter D. Fidel Ramos at mga madre. Maaari nang isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Ang tamang sagot? Letter A. Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos. Mahusay mga bata, dahil nasagutan ninyo ang mga katanungan. Patunay lamang yan na kayo ay natuto sa ating aralin sa araw na ito. O paalala, ang inyong guro sa Araling Panlipunan ay magkakaroon ng follow-up discussion bukas upang higit ninyong maunawaan ang aralin at upang gabayan kayo sa pagsagot sa mga gawain sa inyong learning packets. Muli, ako si Ginang Edith G. de Ocarisa, guro sa Araling Panlipunan 6 ng Roberta de Jesus Elementary School. Maraming salamat! Hanggang sa muli, lagi ninyong tatandaan, sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Thank you, Google and YouTube.